Hi everyone! Masayang buhay! Welcome back to Pagkaing Rapsa! Today, another negosyo recipe na naman ang ating gagawin. Gagawa tayo ng Double Dutch Graham Float, pwedeng-pwedeng pagkakitaan this coming Christmas. Kaya naman, let's start! So, itong recipe natin for today ay sobrang dali lang. If napanood nyo na yung ating mga previous recipes, gumawa tayo ng Graham dessert recipes, halos magkatulad lang naman dito sa ating gagawin for today. Same procedure, iba lang yung ating gagamiting flavoring. So, dito sa ating pan, non-stick pan, ay naglagay tayo ng ating cocoa powder. So, ang gamit ko ay Dutch. Bibili natin ito sa palengke, sinamahan natin ito ng water, tubig, at saka asukal. And then, after nito, ay mimix lang natin at sasamahan pa natin ito ng condensed milk. So, ang gamit kong condensed milk ay Doreen kasi ito ay mas mura. And binili ko ito, yung malaki na, 1 kilogram para mas makatipid ako sa ating mga, sa cost ng ating ingredients. So, next nito, once melted, ay sinalang ko na ito sa apoy. Simmer lang natin, mahihid na lang yung apoy. And, antayin natin na kumulo ito and maluto yung ating mixture. So, siguraduhin din natin na walang buo-buo dito sa ating cocoa powder. After nito, salin na natin ito, palamigin na natin ito, and set aside muna natin. Gumagawa tayo ng chocolate syrup para makatipid tayo sa cost. Pero kung gusto niyo, pwede naman kayong bumili ng mga ready-to-consume chocolate syrup sa grocery or baking store. Pero hindi naman talaga nagkakalayo ang lasa ng ating ginawa sa mga nabibiling branded chocolate syrup. Masarap din naman yung ganitong timpla. Okay na rin pang negosyo. And then, i-whip natin ang ating all-purpose cream. So, 2 cans of Angel ang ating ginagamit para mas makatipid tayo. And ito ay nilagay ko muna sa freezer ng 6 hours para mabilis natin itong ma-whip. So, intayin lang natin itong mag-double in volume. And then, saka natin ilalagay ang ating condensed milk. So, yung condensed milk natin, Doreen, yung ating binibili, 1 kilogram na para makatipid niya tayo. Pero hindi naman ito lahat ay ilalagay natin. So, 1.5 cup lang ang ating ilalagay. Or kung bibili kayo, yung isang latang maliit na 390 grams ang inyong gagamitin. Kapag ganito na yung consistency ng ating mixture, pwede na nating ilagay ang ating mga ingredients katulad ng ating Happy Peanuts, 10 pieces unflavored. Medyo dinurog na din ng konti at magtitira tayo ng konti para sa toppings. Ang ating Mallows, magtitira din tayo ng konti. And pwede nyo dagdagan yung ilalagay ninyo, pwede rin namang bawasan. Pero para sa akin ay okay na yung ganitong measurement. Then, ilalagay na natin ang ating pinalamig na chocolate syrup. So, huwag natin itong masyadong hahaluin. I-fold lang natin. And then, ready na ito para i-assemble. Ginagawa ko dito sa ating Double Dutch Graham Float ay 2 layers lang, pero pwede naman gawin itong 3 layers. Mas marami kayong magagawa. Makakagawa kayo doon ng 10 pieces, pero kapag 2 layers lang, ay makakagawa tayo ng 7 to 8 tubs. And para sa ating finale, magdadagdag pa tayo dito ng konti pang chocolate. So, gagamit ako dito ng flat tubs. Magdadagdag din tayo ng konti pang peanuts and mallows. So, just be creative sa pag-garnish ng inyong product as long as nagko-complement yung lasa nito, push nyo lang yan. Thank you.
And just like that, ang ating double dutch graham float, sobrang daling gawin, sobrang rapsa. And narito naman ang ating costing. Ang presyo ng ating mga ingredients ay maaaring magbago depende sa lugar kung saan nyo ito binili. Ang cost ng ating ingredients kasama ng ating packaging ay 259 pesos. Sasamahan natin ito ng 10 pesos para sa ating tubig at kuryente, 50 pesos naman para sa ating pagod at hirap. Ito ay may total na 319 pesos at dahil nakagawa ako dito ng 8 tubs, ang bawat tub ay nagkakahalaga ng 39 pesos and 87 cents or 40 pesos each tub. Ito naman ay maaari nating ibenta ng 80 pesos lamang kung gusto mo nang mabilis mo itong ma-dispose or maibenta. Pero dahil rapsa din naman ang ating ginawa, ito ay maaari nating ibenta ng 100 pesos. So hindi nalugi sa'yo ang buyers mo at hindi ka rin naman malulugi dito. So tayo ay maaaring kumita dito ng mula 320 pesos to 480 pesos kapag naibenta natin ang ating 8 tubs of double dutch graham dessert. So samahan nyo lang ng konti pang diskarte, I'm sure pwede nyo talaga itong pagkakitaan. So katulad ng ginawa ko, gumawa ako ng 2 flavors in 1 tub to attract more buyers. So sana po nakatulong sa inyo ang video na ito. Kung nakatulong ito, please do like, comment, and subscribe na rin kayo para lagi kayong updated sa ating mga susunod na upload. So thank you so much for watching. Happy cooking and happy selling, everyone. Bye!